wrong. They knew the advice na talaga na everything happens for a reason. Madalas kami pumunta doon sa kanyang, sa kanyang, sa foster care center. And then, during my new news, kalabas na siya. Madalas kong sabihin niya sa kanya, alam mo, ano mo, mag-lose ng weight ka. Dahil hindi maganda sa front page. Tatawa. Tingnan mo si Bob, si Senator Jingoy na lumabas ang taba dahil hindi na mag-feo. Hindi siya binilingan ni Ian. In any case, the 3 months na nagtatawa sa sarili niya kung kailan siya lalabas at kung ano magiging. Probably, naisin mo ang story. Now my question. Senator Bob, alam mo ba ang admission price na ngayon after the festival? Is 300 pesos. Now, 320, sabi ni Aston, na hindi naman nang gumagamit lang naman ang passes. So, ngayon, gusto ko niya tanong sa iyo, every time ba mag-festival, kailangan tumataas ng presyo? Actually, sa totoo lang, ang masa, hindi na nakakapanood ng pelikula ng Pilipino. Ang pinapanood na lang nila sa TV. Yun ang dapat po, pag-usapan din ng mga producers, theater owners, kung ano ang dapat gawin para talagang kung gusto natin buhayin talaga ang industriya ng pelikula, ay dapat pag-usapan yan. Siyempre, hindi papayag ang mga theater owners nang basta ibababa mo lang ang presyo ng bayad sa sinin. Pero kung tayo gagawa naman ng batas para pababain yan, pero dapat pag-aralan mabuti na hindi naman maagrabyado ang mga theater owners at saka producers. Dapat siyempre, ang nakakapanood na lang ng sine talagang yung may kaya na lang eh. Kung halimbawa sa isang pamilya, dalawa, tatlo kayo, kulang na 1,000, sobra, 1,200. At bibili ka pa ng popcorn, bibili ka pa ng soft drinks. Talagang kulang. Hindi nakakayanin talaga. Baka pagka tumaas na tumaas pa yung bayad sa sine, wala nang makaka-afford. Mamamatay ang industriya ng pelikula ng Pilipino. Dapat siguro i-reconsider yan. I-consider na that dapat ibaba. Okay. Thank you very much, mga